Lalagay ko ang kamatis. Dito muna yan. Ano, no? Native chika. Tama, mga tao. Ayun. Ayan ako. Kumukulo-kulo. Sasarap. Sarap. Hi na naman ulit sa inyo lahat, mga tao. Kumusta? So, welcome naman sa aking cooking video. Ito po ay manok. Magluluto ako ngayon ng chicken o manok na ginataang halang-halang o manok na ginataang maanghang. Pero basan ko muna itong mga kamatis. Maglalagay po ako ng tissue pag nag-iwa po ako ng mga gulay, karne, kasi para ano po siya ba, yung mga basura, diretso na po. So, iwain ko muna itong kamatis. Itong kamatis na to, gagamitin ko ito mamaya, i-partner sa ginamos. Ginamos ang kapares po ng aking ginataang manok na halang-halang. Pero maglagay muna ako ng ginamos dito. Lalagay ko ang kamatis at lagyan siya ng suka. Ganun lang. Ito yung ginamos ko. Lalagyan ko siya ng dry sili. Wala po kasing ano dito, yung pula ba na manghang. Haluin. Yan po ang partner ko mamaya sa aking ginataang ano, manok na halang-halang. Ilalagay ko muna dyan. Ito naman po ay yung sili espada. Pang ano to, pang anghang sa ginataang manok na halang-halang. Halang-halang po kasi ang tawag yan sa amin mga Bisaya, yung maanghang. At itong sili na to, maanghang siya. Siling haba. Sa amin is parang siling espada po pala. Ano? Ito yung bell paper na pula, hinog. Hiwain ko lang yun ng ganyan. Para po hindi iiyak sa pag-iwan ng sibuyas Bombay, basahin ang mukha. Pagkatapos, lagyan natin ng ito, ganyan lang. Ayan. Hindi na po ako iiyak sa sibuyas Bombay. Kaya, mag-iwa na po tayo ng sibuyas Bombay. Ganun lang. Iwain na natin ang sibuyas Bombay na hindi ka na iiyak at hindi ka na luha man. Sibuyas Bombay, ganun lang. Bawang. Tatlong pirasong bawang lang, ganun lang po. Tapos iganyan lang. Tanggalan ng balat. Medyo dumikit yung balat. Hiwa-hiwain ko pa itong bawang. Ganyan-ganyan ko siya ba? Maliit. Ganyan lang. Dito naman tayo maghiwa sa manok. Ito ay mas masarap talaga yung native na manok. Native chicken. The best ko siya. Gawing halang-halang. At syempre, yung mga ganitong buto-buto, lagyan nyo rin siya ng buto-buto kasi mas masarap pag maya. Pero ito, kailangan gunting. Gunting lang yung ganyan. Mas mabilis pa.
Ganun lang. Basta may buto lang siyang konti. Mas masarap may buto. Pero kung native na manok naman, eh matigas talaga yung buto. Hindi na kayang igunting. So, ganun lang. Dagdagan pa natin ng yung part ng breast chicken ba. Mas masarap talaga yung may buto. Nasa buto kasi ang masarap eh. Dagdagan ko pa yung sa may pakpak ba. Para may buto. Masarap rin kumain na may ano, buto-buto kasi masarap papak-papakin ba. Mas masarap talaga ang ano, native chicken. Yun nga lang, matigas siya, pero yung sarap naman iba talaga. So, ganun lang siya. Katapos, ilagay ko na dito sa may ilagyanan. Ang hirap kung alam nyo lang ang preparation sa luto-luto. Ganyan lang. Ngayon po, ay mag-iwa tayo ng lemon. Lagyan natin ng kunting lemon yung karne ng manok. Kung walang lemon, calamansi, kahit ano, pwede din wala. Pagkatapos, nilagyan siya ng lemon, lagyan natin siya ng patis na marinaw. Kunti lang talaga ha. Pag nalagyan na ko ng patis na malinaw or fish sauce or calamansi, kahit pwede rin wala, haluin po sa mga kamay para mas lalo siyang mas masarap. Ganun. Lalagyan ko rin siya ng kondong butter. Handa na po ang ating kawali. Ilunod na rin ang maliit na butter. Pang ano lang ito ha, anik-anik ba? Add flavor lang ang butter. Kung wala naman eh, hayaan yung wala. Basta oil, edible, okay na. Ilunod natin ang bawang. Huwag okay. Lang kung matakot siya, mixi, palpik ang mantika kasi hindi po yan nakakapasok. Tapos, sibuyas yung bawang. Ganun lang. Tinitiis kong lahat ng mga sakit dito sa magsitalsitang mantika. Ganun na po yung forma niya. Mas masarap po na bawang talaga yung bawang. Ngayon ay ilunod ko na yung manok na hiwa-hiwa. Yung manok na hiwa-hiwa, hindi yung bahay. Ganun lang po. Kalagyan natin ng maayos para magiging maayos. Mix lang natin. Kalagyan natin ito hanggang sa lumabas yung tubig ng manok. Haluin lang talaga ng haluin itong manok na ito. Pagkatapos po, pag lumabas na po yung medyo yung sariling tubig niya, paano mo nalagyan natin ng toyo. Konti lang talaga ng toyo. Ito. Ilagay na natin ng toyo. Konti lang talaga. Tunod na rin natin ang sili ng taba o siling espada. Haluin. Ganon para mas maanghang siya. Dagdagan ko siya ng kulang sili. Dagdagan natin siya ng pampaanghang ito. Kasi wala kaming fresh na kulang sili. Kaya ito na lang, dry sili. Ayun, oh, may sili na dahil. Manghang nito siya. Manghang masarap na talaga dito sa atas nito. Nilalagyan natin siya ng kunting tubig. Kunting tubig lang ha, para may sabaw. Ganun. Pagkatapos, takpan. Ang kulang sili, huwag natin kalimutan ilagay. Buksan natin at ilunod. Walang niyog dito. Huwag tayong magproblema sa gata. Ito lang. Kasi ayaw ng niyog sa malamig na panahon. Ganun lang. Ang ating gata. Buksan na natin. Ayaw na siya. Ang gagawin natin. Lagyan na natin siya ng gata. Mga tao, ayaw.
Kita nyo, may kita na po. Tapos, haluin ng mountain. Itong ano nilang kasi, red bell chili, malambot lang siya. Lagyan ng kunting asin, para may lasa syempre. Lagyan din ng kunting black pepper. Huwag din maraming black pepper, kunti lang. Ang magic sarap dito, ginagamit namin siyang tangulan ko kung magic sarap. Ito lang. Kunting beef chin kung gusto niyo, kunti lang. Ano to? Ang ilang minuto. Luto na po siya. Tikman natin ang sabaw. Oh, grabe. Malinamnam. Namangahang ng konti ang sarap. Ayan po, kumukulo-kulo sa sarap ang ating ginataang manok na halang-halang o manok na ginataang manghang. Ganun. Lagay ko na dito sa may lagyanan. Ayan, dahil napas muna po tayo sa pagluto nito. Wap! Ayan, ready to eat na po. Rice is life. Puso-puso pong ating rice. Ayun. Konti, kunyari, bangun na. Rice nga naman eh. Dinagdagan ko po pala ng rice kasi ayoko ng kulang eh. Yan na po ang aking manok na ginataang halang-halang. Siyempre, ang kabaris niyan ay kanin. At meron po tayong ginamos dito. Sarap naman ito. Kain tayo sa inyo mga tao kasi alam nyo ba? 3 hours ako nag-prepare nito pero maiksi lang itong video na to kasi pag i-upload ko lahat, magreklamo na kayo na mas mahaba pa sa live. Joke lang. Ako po ay nag-utom na. Wala namang nag-utos nito sa akin. Sarap. Ito yung manok na halang-halang sa ano, na may gata. Probinsya. Probinsyang luto. Meron po pala akong ginamos na may kamatis. Kain. Sarap. Sa sobrang gutom, pati mga daliri sinusubo na. Ang sarap ng ginamos na may kamatis. Ako lang po yung gumawa ng ginamos. Sarap. Diba? Ito ulam na to, nakakaubos to ng isang kalderong kanin. Totoo po yun, ang sarap. Kahit sa inyo, parang hindi ata ako nakapag-ano sa inyo eh. So, sobrang gutom. Ano kasi, kinalma ko na yung kain ko kasi. Nakatikim ako ng ano sa doktor eh. So, kumbaga, sa isang araw, dalawang beses na ako kumakain ng rice. Sa gabi ko yata ng hali. Mahanap na lang ako ng paraan na kakain ba ako ng prutas or ano, inom ng gatas, ganun lang. Kaya nagutom po ako kasi kanina hindi ako nananghalian. Ngayon ay alas 4 na ng hapon. Tapos yung preparation sa pagluto, tapos medyo-bidyo. Siguro 3 hours. Kung i-upload ko lahat naman yung 3 hours, magreklamo na po kayo dyan, sasabihin nyo na ano to, live. Biro lang. Mas mahaba ba sa live? Mm-hmm.
masarap nito yung manok na Bisaya. Grabe, ang sarap. Native chicken pala, Bisaya manok. Parang isang buong kamay, ano ko na eh, subo. Sarap ng ginamos sa FM. Diba? Ubos na. Ganun kabilis ako kumain pag gutom, pero pag hindi gutom, Diyos ko, inom na yung tubig. So ayun mga tao, busog na po ako. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at susuporta. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please to subscribe po sa aking YouTube channel, sa aking mga subscribers dyan. Bigal up shoutout at salamat sa inyong suporta. Sa mga baguhan po sa aking channel, welcome po sa aking channel. Magbakas lang po kayo dyan para po kayo ay aking mababalikan. So ano, magkita-kits pa rin tayo sa sunod kong mga videos, cooking videos and vlogs. For now, babush!